Hello guys, welcome to WMD Tech, and today i-review natin ang bagong Deepcool Gamax L240 AIO. Before that, maraming salamat kay Deepcool for sending this awesome AIO. And make sure na nakasubscribe kayo sa ating channel dahil soon I will be doing a comparison video about Castle and Gamax L240. So last year ni-release ng Deepcool ang Gamax L240 in lineup sa family ng Gamax series. And i-unbox muna natin kung ano-ano ang included sa ating box. On the box, of course, andyan yung ating AIO and 240mm na radiator na may dalawang RF120 fans. Meron din tayong screws, bracket for Intel and AMD, backplate na para rin sa Intel and AMD. Pero of course, sa AM4, gagamitin niyo yung stock backplate na included sa MOBO nyo. And meron din tayong RGB and SATA controller at ilang splitter para sa RGB. Para sa specs ng ating Gamax L240, of course, supported niya lahat ng motherboard softwares gaya ng ASUS AuraSync. Meron tayong RGB Fusion, MSI Mystic Light, and yung pinakabagong software ng motherboard ng ASRock is yung Polychrome Sync. So, yung Gamax L240 ay merong pump speed na 2,550 RPM, meron din siyang pump noise na 18.9 decibels, meron siyang fan airflow na 69.3 CFM, fan speed na 500 to 1,800 RPM, pero minsan umaabot siya ng up to 2,500 RPM kapag full load. And meron tayong fan air pressure na 2.2 mmaq or millimeters of aqua, and fan noise na 30 decibels. And marami ding bagong features na dinagdag si Deepcool dito. Andyan yung bagong design ng water block na designed for Gamax family, and meron din siyang built-in 12V RGB lighting system support. Meron din silang E-shape micro water channel na nagbibigay ng mas magandang heat circulation sa radiator niya. Andyan din yung kanilang malaking water block or CPU water block na kagaya ng Castle. Supported din ito yung mga latest sockets from Intel and AMD. And of course, meron siyang ceramic axle bearings para sa long service life. So proceed na tayo sa testing ng ating Gamax L240. So I will be doing several tests para makita natin kung gaano ka-efficient yung bagong AIO from Deepcool. So para sa test category natin, titingnan natin yung temps natin sa idle, gaming, and full load on stock speed and overclock at 3.9 GHz. And of course, titingnan din natin yung temps after stressing the CPU for 1 hour at 3.9 GHz. And of course, yung sound test natin on full load. Para sa ating test rig, of course, gagamitin ko yung main rig ko na Ryzen 5 1400, Gigabyte EB350 Gaming 3 motherboard na naka-update to latest BIOS, at Gigabyte GTX 1060 Aorus. Para sa full specs, kindly check na lang sa YouTube description. Para sa ginamit nating thermal paste, of course, gagamitin natin yung included na thermal paste sa ating Gamax L240. So para sa first set ng temps ng stock speed natin on idle, gaming, and full load, on idle meron tayong 30 to 33 degrees, on gaming meron tayong 44 to 48 degrees, and on full load meron tayong 51 to 59 degrees. Para naman sa temps natin on overclock at 3.9 GHz, ang idle natin is 34 to 38 degrees, meron tayong 54 to 57 degrees on gaming, and 64 to 69 degrees on full load. And temps natin after stressing the cooler or the CPU na naka-OC at 3.9 GHz, kung mapapansin natin halos 43 to 46 degrees yung idle niya. Mostly dahil na rin siguro to na uminit na yung liquid sa loob ng AIO, kaya medyo nag-i-spike na yung temperature natin sa CPU. Overall, super decent ang temps na binigay niya. And one more thing, so nung time na nagtetest na ako, nakalimutan ko na nasa ilalim pa rin ng table ko yung PC ko nung time na ginawa ko yung test. So imagine nyo, medyo restricted yung airflow niya, pero super decent pa rin ang temps na nabibigay niya, and mas mababa ng ilang degrees sa Castle. Pero hindi siya nag-i-spike ng temperature ng kagaya sa Castle. I'm not sure kung bakit ganun, or siguro mabilis lang talaga uminit yung liquid sa loob niya. So soon I will be comparing Gamax L240 and Castle 240, so stay tuned.
Para sa conclusion natin, overall, super decent ng cooler na to, especially for the performance, quality, and design. Never tayo binigo ng Deepcool in terms of cooling performance and awesome AIO cooler. Super easy ng installation dahil na rin sa included na simple and easy to follow na instruction manual. Super solid din ang performance niya in terms of cooling performance and pwede mo siyang i-compete sa mga mid-range 240mm AIO liquid cooler. So isang issue ko lang dito is yung price niya. I think the best price for this cooler is 2,500 to 3,000 pesos. Para sa price na 3,300 pesos, I think medyo mataas na siya compared sa ibang mid-range AIO or sa ibang budget coolers dyan. But overall, wala akong ibang cons na masasabi. Gamit ko tong cooler na to for almost 2 months na and so far wala akong issue na nai-encounter. And that's it para sa ating review ng Deepcool Gamax L240. Let me know kung may nakalimutan ako and kung ano ang opinion nyo dito sa CPU cooler na to. And as always, support my channel sa paggamit ng ating mga affiliate links sa Lazada and Amazon. And make sure na mag-subscribe, share, and like kayo. Happy gaming!